Bernard? Bernard? Hello, Bernard. Kamusta ka na? Meron ka bang mga assignments na pwede kitang tulungan? No. It's okay. Don't worry about me, okay? Sorry na nga yung tao eh. Pare, tama na pare. Lumaki lang dito ha! Hindi ka lang hikain eh. Upakan na rin kita eh. Ha? Subukan mo. Ha? Ano? Pagbuhulin ko kayong dalawa eh. Mahimik ka ha! Yabang-yabang itong Teddy na to.
Ano akala niya? Hindi ko siya uurungan. Silang pare. Okay lang sana pero kung meron kang ganito. Ano naman yan? Pare, ang sabi nila, pag meron ka nito, walang makakapalag sa'yo. Tingnan mo si Daddy hindi nakapalag sa akin. Ngayon ko lang na-discover na effective pala talaga to. Akala mo lang yun. Pero sa totoo, naaawa lang sa'yo si Teddy dahil ang payat-payat mo. Alam mo, mag-workout ka nga para hindi ka pinagtitripan ng barkada ni Teddy. Pare, pakiramdam ko nga ang laki-laki ng katawan ko pagkakaharap ko yung barkada ngayon eh. Tingin ko talagang effective to lalo na panggayuman ng chicks eh. Hindi mo na kailangan yun. May patay na sa'yo sa school, di ba? Pare, si Laura? Eh, ang pangit nun eh. Nagsalita, ang gwapo. May nakakita daw sa'yo nyo, magkasama kayo eh. Pare, nagpatulong lang ako sa assignment. Kaya ako siya hinatid. Parang may hinatid ko hinatid yun, di ba? Nag-date kayo eh. Ang sabi nga sa akin, nakita daw kayo lumalabas sa isang shop. Doon ko nakuha to, sa antique shop. Talaga? Ano naman binili niya? Salamin. Bagay na bagay ah. Ano nga eh. Muna na ako. Sige. Hey. Ano, Marco? Eh, di na-convince ka na rin. Ininibago lang kasi ako sa'yo, eh. Parang naging astig ka bigla. Wala naman masama kung bibili din ako nun, di ba? Bakit? Gusto mo rin ba maging astig? Astig na ako, no? Eh, saan mo naman gagamitin? Bernard, oh. Okay itong mga to, ah. Oh? May naalala ka ba? Parang malaking holin. Mahilig ako maglaro ng holin nung bata ako eh. Lagi akong binibili ng mami ko. Gusto mo ba yan? Ah, Mang Jose! Kaibigan ko nga ako pala. Sinamahan ko kasi titingin daw siya ng ganito. Hindi. Para sa'yo lamang yan. Ibang para sa kanya. Dahil ibang pangarap ni Marco kesa sa'yo. Paano niyo nalaman yung pangalan ko? Narinig ko ang pag-uusap niyo kanina. Bibili mo ba yan? Mukhang mahal eh. Sandaan. Wala ko bang... 10 na lang. Oo, sige. Sige. May pera ko. Ito. Sige, tuloy na kami. Salamat po. Sige po, Mang Jose. Sige. Tara, Marco.
Jack, kumain ka naman muna. Ay! Masyado na ako napipikon dito kay Marco, ha? Binabad trip niya ako. Usapan namin, alas 5. Ano oras na, oh? Ay, naku, ikaw naman, Jack. Parang hindi na nasanay kay Marco. Pagod na ako, eh! Uwi na nga ako, iiwanan ko na lang yan. Iwanan mo na, Jack. Total, malaki na yun. Kaya na mag-taxi nun, no? Oh, sige. Basta pahiramin mo siya ng pang-taxi niya, ha? Hintayin mo na lang, Jack. Jack, mabuti pa, iuwi mo na lang yung embutido. Naku, Ronald, huwag na. Pabalot natin. Ronald, Ron, huwag na. Jack, mo. Sweet, oh. Sweet, oh, Jack. Sweet, oh, sweet. Oy, Jeremy, tumahimik ka na, ha? Baka mamaya mapikod tong pinsan mo. Hindi pa ipabalot yan. Ay, huwag na ibalot. Uwi mo na. Ayun, sabi ko lahat to. Oh, Marco! Ano? Jack, sorry, nalita ko eh. Sa susunod, hindi na kita hihintay na bahala ka umuwi mag-isa mo. Eh, Uncle Jack, sino ba nagsabi sa'yo hihintayin mo ko dito? Tsaka ikaw naman itong nagplano na dito tayo magkita eh. Ah, ganon. O bahala ka umuwi mag-isa mo. Sige. Thank you. Tignan mo to, mabuti nga meron kang uncle na nagmamalasakit para sa'yo. Tapos ganyan na igaganti mo. Alam mo, Marco, mas pwede ka pa nga nandiyan ang Uncle Jack mo eh. Paano kung wala yan? Sa kaiwan ng mami mo. Teka, banta pasok yung mami ko sa usapan, ha? Tsaka, ano ba pakialam ko sa'yo, Yoyong? Kung tutuusin nga, sabit ka lang dito sa grupo namin eh. Ano ka ba, Marco? Kaibigan natin si Yoyong. At tsaka anong sabit na pinagsasabi mo? Sabit-sabit? Sige, magkampiyan kayong lahat! Yeah, usap tayo. Pare, mali ka dun. Pati ba naman ikaw? Marco, wala naman akong kinakampihan eh. Sa akin lang dapat, nagsorry ka na lang kay Jack. Si Uncle Jack? Eh, gusto naman niya siya na lang lagi nasusunod eh. Pare, natural. Uncle mo yun eh. Responsibilidad ka niya. Tsaka isipin mo, sa kanya kayo iniwan ng mami mo. Eh, bakit ikaw? Lagi mo ba sinusunod yung pinsan mo? Eh, bakit naman sa akin nalipat ngayon? Ang lakas ng loob mo mang sermon eh. Pareho lang tayo eh. Saan ka pupunta? Sa bahay ng uncle ko. Bakit? May iba pa ba akong uuwian? Ay, atid kita. Di na. Pala. Sinagot ko yan si Marco eh. Sumusobra na yun eh. Ito naman si Ricky, gagatungan pa. Hindi. Wala sa akin yan. Sana huwag mo damdamin yung sinabi ni Marco. Ako pa. Ano yan? Naiwan ni Marco. Sa akin ang mami ko. Marco, ano nangyayari? Ibalik mo sa akin yan! Akin yan! Bigyan sa akin ang mami ko eh! Akin na! Akin mo sa akin!
Marco! Marco! Huwag ka na ka nang iyak. Marami-rami pa rito. Iwanan sa akin ng kapatid ko si Marco. Isang bag lang ang dala niya. Sigurado ako, hindi kasama to dun. Kailangan natin malaman kung saan niya nakuha to. Paano? Eh, pag-ising ko, wala na si Marco eh. Sigurado ako, nagbulak-bul na naman yun. Jack, iba ang pangitain ko. Parang panaginip. Bakit may magtatangka sa buhay ni Marco? Tsaka matandang lalaki. Eh, yun na nga nakakapagtaka eh. Parang walang koneksyon ng lahat kay Marco, maliban sa mami niya. Nakabihis tayo! Laro ka na! Alam mo, pare, nakakabiglain nangyari. Kasi kagabi lang kasama ko si Laura. Salamat ko kanina, patay na pala siya. Na-impacho lang yun, kaya binangungot. Hindi naman to. Namatay na nga yung tao, nagbibiro ka pa. Ano pa bang ibang dahilan ng bangungot? Ha? Tara, laro tayo! Wala ako sa mood, pare. Asa na nga pala yung binili mo kay Mang Jose? Ah, yun. Naiwan ko sa bahay ng kaibigan ko eh. Alam mo, pinagtatawa ko lang kung bakit mo binili yun eh. Saan mo naman gagamitin yun? Sayang. Nangihinayang ka pa, 10 piso lang yun. Ika na, laro na tayo. Hindi kaya darating yung mga sumot na yun? Hindi yun. Tsaka suot mo naman yung anting-anting mo, di ba? Akala ko nga, nawala na kagabi to eh. Naiwan ko doon sa restaurant na kinakainan namin. Buti na lang, binaligan ko kanina. Ito, nakuha ko. Uli ka na! Game! 1-on-1! Next time na lang, pare. Wala ako sa mood eh. Natamad ka na naman eh. Sige, bahala ka dyan. Ingat! Marco! Ricky! Ayaw! Wala nga ba, nandito ka lang eh. Halika, sumama ka sa amin, importante. Pinapangarap ako ni Uncle, no? Ay, hindi. May sasabihin doon sa importante si Miss Rona. Yoyong, sorry nga pala doon sa nasabi ko kahapon, no? Wala yun, okay lang yun. Tara na. Ano ba sabihin ni Ate Rona? Tungkol doon sa bolang kristal na naiwan mo. Talaga akong makita ang dahilan kung ba't kailangan pa natin doon ito. Basta, sumunod ka na lang. Lagi naman ka nila susunod. Ano na naman? Alam mo, ikaw na nga yung tinutulungan. Anong tulong? Marco! Ikaw talaga? Parang hindi mo alam mga powers ni Rona! Hey, Uncle Jack, wala talaga akong nakikita ang dahilan eh. Ano naman ngayon kung nakita ni Ate Rona yung mami ko? Tsaka, ba't ako papatayin ng matanda? Marco! Mabuti naman tagsama ka ng mga kaibigan. May nagustuhan ba kayo? Kayo po ba ang may-ari nito? Dati. Pero, kay Marco na yan. Saan niyo po nakuha ito? Saan ako yan? Karamihan sa mga bagay dito ay sa pamilya ko. Binibenta ko na dahil wala na sila. Aanhin ko naman ang mga yan kung nag-iisa na ako sa buhay. Bakit? Ano ho nangyari sa kanila? Bibili ba kayo?
Sakin ko rin ang buhay ng ibang mga tao! Hindi rin nila makakamta ng kanilang mga pangarap! Isinusumpa ko!
lamang mga pangarap niyong nawasak, mga mahal ko. Marami akong isasama sa inyong kabiguan. Marami pa. Hindi rin matutupan ang kanilang mga pangarap. Isinusumpa ko! Pangalagaan sarili ko. Oo, tingnan mo to. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mabuti na yung nag-iingat ka. Marco, nandito kami para sa'yo. Kung ano yung panganim na nagbabanta sa'yo, kasama mo kami. Saan punta? Sa sala, manunod ng TV. Sasama ako. Ano bang akala nyo sa'kin? Batang maliit? Kulang naman, itali nyo ako. That's the gap, my friend. You gotta keep yourself small, innocuous. Maybe the little guy. You know, the nerd, the leper, oy, shit kicker. Marco, look at me. Underestimated Marco. From day one. Ano ba? You never think I was a bastard. Bayaan mo na matulog yan. I'm a surprise, Kevin. Ano ba? Ibalik mo doon! Boring na ikaw na nag-i-enjoy. Kanina pa tayo nanonood eh. Wala naman na intindihan. Kahit na eh, kanina ka pa nga, dapat kami naman yun. Tapos yun lang, okay, at least lahat tayo. Ang away ko na lang. Marco? Mami? Halika rito! Sorry, sandali! Jack, bumalik tayo sa shop ni Jose. Bakit? Basta!
Marco. Malis kayo rito. Hindi, tatawag ako ng polis. Polis ako, Mang Jose. Mang Jose, bakit niyo gustong patingin si Marco? Wala akong kinalam sa sinasabi mo. Malay ang pamilya ko, nang pawian sila ng buhay. Nagdaan kami sa hirap. Naiyahon ko sila. Natupad ang pangarap kong makita silang masaya. Pagkatapos, babawiin sa akin ang lahat. Ang buong buhay ko ay inalaan ko sa kanila. Sila ang buhay ko! Kasi wala na sila. Kahit ano pang gawin ninyo, hindi niyo sila may babalik. Hindi ko rin mahahayaang ang pangarap ko lamang at ang mga pangarap nila ang mawasak! Marco. Jack. Paano mo nalaman na nandito ako? Jeremy, ikaw, uwi na tayo. Sige. Sunod na lang ako. Marco. Alam ko, bago pa lang kayo ni Bernard naging magkaibigan. Pero mag-best friends na kayo. Nakikiramay ako. Hindi na siyang makikita ulit eh. Yung mami ko kaya, Uncle. May pag-asa ko yun. Makikita kami ulit. Tagal yan. Ikaw naman! Andito ako, si Uncle Jack! Andiyan si Ronald!
sina Jeremy, si Ricky. Si Yung. Mga kapamilya mo na sila, di ba? Andito kaming lahat para sumuporta sa'yo. Jack, sorry dun sa mga nasabi ko. Okay, sige. Papatawarin kita kung tatalunin mo ako sa larangan ng basketball. One-on-one. Taka na ba? Thank you.